Hi guys! So today, magluluto tayo na. Meron ako dito minamarinate na pagkain. Tawag dito. Ito ay pork. Minamarinate ko ito. Kagabi nilagyan ko siyang luya. Tapos ahos. Tapos itong pagkain ni Aksel. Ito ang chicken leg. At ilalagay ko yan sa oven. Tapos gawan ko rin siya ng potato, fries potato. Ayun yung potato na bumili na yung ano na tapos din sa mall. Kailangan kakaiba daw yung taste. Mas masarap daw yung itong ganito, potato na fresh. Potato or potato na fresh. Saan ko ba ilalagay yung camera ko? Ito, ito. Tapos ibibend natin na konti para makita. Or, diba ganyan? Meron na akong rice kaninang lunch. So, niluto ko yun ang lunch. Tapos, meron akong gulay dito na kalamgay. Kalamgay na gulay. Tapos, ibabarbecue to ko itong baboy na to. Ibabarbecue siya. Ayan. Ayan, habang si Liam ay tulog. Tulog kasi si Liam. Gasa natin. Tapos meron akong ano dito. Kuchelyo. Parang hindi ta ata niya gusto yung ganito. Aksel! Do I need to peel potato? No? No? No. Oh. Okay. Hindi ko pala kailangan balatan itong potato kapag fried siya. Ay, hindi fried. Ilalagay ko lang sa oven. So, ayan. Isa-slice na lang natin. Nang hindi ganong malaki. Para madali lang siyang maluto. Ayan. Slice natin. So, sagutin ko muna yung mga counting katanungan ng ibang mga viewers natin dyan. So, appreciate ko yung mga ano nyo ha, mga tanong nyo, mga suggestion nyo, mga ano nyo, mga kung anong nasa sa tingin nyo eh maganda. Pero, sa mga nagtatanong din na unahin ko daw ang ngipin ko bago pumunta ng Norway. Kasi daw, mas mahal daw yung pagpunta ng Norway kaysa ngipin. Sa ngipin, alam nyo, hindi naman importante yung ngipin, ha? Yung ngipin, eh, magkapaghihintay naman yan. At hindi lang sinasabi namin na vacation yung pupunta namin, hindi naman talaga parang vacation yon. Kasi may, ano naman kami, may purpose kami. Ang reason niya na pumunta kami sa Norway, eh para makita si Liam ng lola niya. Importante yon. Kasi, ilang years na si Liam, tapos hindi pa siya nakita ng lola niya. At sabik na makita ng lola niya si Liam. At si Liam lang kasi yung nag-iisang apo niya. Bugtong na apo niya si Liam. So, habang buhay pa, ipapakita natin, di ba? Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kunin ng Panginoon, di ba? So, yung ngipin ko, wala namang problema. Ang kailangan lang ngipin ko, brace lang kailangan niya. Mm-hmm. Wala, wala namang sakit yung ngipin ko. Ano lang, maano lang siya, social distancing lang siya. Yun lang. Kasi, alam nyo, step papa ni Aksel, wala na, patay na. Kasi, nagka-cancer siya. Kaya, nung nakita niya si Liam, sa video, pero hindi talaga niya nakita sa
tawag nun sa personal. So last year, sabi ng mama ni Aksel, last year sana kami pupunta. Kaso nga lang, may mga madaming nangyayari, di ba? May mga nagdaming mga nangyayari. Tapos, hindi pa enough yung budget niya. Kaya nahinto. So, ngayon na may chances na kami na makita, may chances, may pera na kami, enough na pera na pagbigyan namin, di ba? Kasi, ilang taon din naman si Aksel at ang mama niya ay hindi nagkikita na. Matagal na din yon. Kayo ba naman? Mga almost 4 years kayo hindi nagkikita. Hindi nyo ba mamimiss? Yung mga magulang nyo? Siyempre, mamimiss niya. So, importante talaga yon. Hindi lang talaga tawag ninyo vacation. Mas unahin ko talaga yung anak ko ay sangipin ko. So, pangalawa. Sa mga nagtatanong kung ano daw, bakit, or yung sponsor visa, tawag yung sponsor visa. Dalawa kasi yon, ha? Dalawa kasi yung sponsor visa. Una, may choices niya na kailangan yung bilugan or lagyan ng check. Una is, kailangan namin sponsor ng mama niya kasi yan ang nagpapatunay na sa kanila kami titira habang nagbabakasyon kami. Hindi naman pwede yung asawa ko kasi yung address niya, chine-change niya na dito sa Pinas address, yung address niya sa kanila. So, wala siyang address doon. So, at sa kanya naman kami, mama niya, kami magsistay. Kaya kailangan ng mama niya ang pipirma or magpipirma sa mga papel na yon. At iba din ang pag-intindi niyo sa sponsor. Yung isang sponsor din, yun ang nagpapatunay na ikaw lahat bahala sa gastusin. Sa lahat ng travel, ng gastusin, ng ticket, ng pagkain. Yun ang ikalawang sponsor. Dalawa yun. Ha? So, tanong ninyo kung bakit hindi yung asawa ko, hindi naman talaga. Kung bakit kailangan ko ba, yung bank statement is nagpapatunay lang yun na may pera ako. Na may inapera ako na mag-travel. Kasi kapag magbibigay pa ng sponsor yung asawa ko or nagpapatunay na siya yung bahala sa akin lahat, kailangan pa niya yung umuwi sa kanilang bansa. Kasi kailangan pa yan na pirmahan ng pulis sa kanila. Tapos, saka na naman, ibigay niya sa akin, kailangan pagpirmahan ng pulis sa kanila. Tapos, ibibigay naman yung original na papel sa akin. Di ba mas hassle yun kaysa meron naman akong choices, easy choices. Yan na lang ang ginagamit ko, di ba? Ayun, potato. So, lagyan muna natin ng black pepper, yung tapos, asin na kaunti. Nilagyan ko naman itong asin to ng bigas. Di pa rin kinaya. Ayan, tapos haluluin. Tapos,
Sabi nila, nakakadiri yung ngipin mo, Jesus. So, ano namang nakakadiri doon, ha? Namalinis naman itong ngipin ko. Hindi yan nakakadiri. Kasi unahin natin ang bagay na mas importante kaysa ngipin natin. Kasi yung ngipin, makapaghintay naman yun. Hindi naman masakit ang ngipin ko. Kaya makapaghintay naman talaga. Importante talaga. Kaysa unahin ko yung ngipin ko, ang selfish naman kaysa anak ko. Unahin ko talaga yung anak ko. Diba? Oh, ayan. Kasi yung passport niya, 2 years lang, tapos mag-renew na naman kami ulit. Kasi baby pa siya. So, bago tayo magkwentuhan, ano muna ako dito sa labas? May kailangan akong gawin. Oh, hindi naman ito nakakadiri. Ganito lang talaga. Ano na nakakadiri dyan? Ano nakakadiri dyan? Hindi nga sila nakadiri sa akin. Ito lang talaga mga Pinoy ba, yung materialistic, yung isipin muna yung ngipin-ngipin, yung isipin muna ang pagpapaganda. Magpapaganda ka muna. Hindi naman importante yung pagpapaganda. Kasi maganda naman ako. Pinulot nga ako asawa ko kasi maganda ako. Hindi, unahin yung nga, unahin ang bagay na importante. So, maraming nagmamahal sa akin kasi ganito yung itsura ko. Hindi maghahanda, hindi dahil maganda ako, dahil yung taong nagsusuporta sa akin, dahil nakita nila ang tunay na pagkatao ko, hindi yung nagkukunari na unahin ang bagay kahit naman wala tayong pang ano. Alam nyo, unahin ang importante bago ang mga ganitong bagay. Kasi hindi ito ikaan importante. So, mag-ano muna tayo dito kasi magpa-barbecue ako. Ito. Ito na po yung niluto ko na baboy. Barbecue baboy. Minamarinate ko na po siya at sabi ko sa inyo, niluto ko na siya. Tapos, may ano din dito. Tawag dito. Niluluto ko na rin ang manok ni Aksel. Chicken man yun sa kanya. Ito, nasa oven na. Pagkatapos niyan, isunod ko na yung potato niya. Yung potato. Ayan. So, okay na. Hintayin na lang natin yung malote. Meron na po. Luto na po siya. At kailangan na lang natin isa-slice. Slice yung meat natin. Oh. Ito siya. So, habang nagluluto tayo sa chicken, sa fries, gawin muna natin ito. Medyo ano siya? Ayan. Parang kailangan kurang balik na rin. Ang crispy nga. Baka hindi na siya mainit at kailangan ng kamayin. At isa slice. Parang nahirapan ako ma-slice ito. Tikman. Kamayin na nga. Hirap. Pero ang crispy niya ha, in fairness. Ang init.
cheese, for Christ. Hi, Lois. How are you? Fine. Can you give me a plate? And dagan mo niyo? And only me who eat. Huh? And only me. Iyo ka na ako, iyo ka. Ayaw ka na, ako naman ako na. Is your chicken? Huh? Is your chicken? He has a chicken. Todo diet of Aksel. Todo diet. Todo diet siya? Kung gusto siya magamay? Magamay ka na gino? Magamay ng kinde? Ito na po, wala na pong chicken. Kinain na po nila. Tapos ito na lang yung natira. Barbecue pork. Tapos kumain na si Aksel. Ito na lang natira yung salad. Nakalimutan ko pa yung videohan. Kasi nabisya kasi ako napapakain kay Liam. Tapos si Liam ito, nuggets. Tapos fries kasi ayaw niya kumain ng rice for today. Sa video. Nag-decide siya eh. Kaya pinapakain ko siya kanina ng rice. Tapos ayaw niya. Kaya ngayon, nilutuan ko na siya ng nuggets. Kaya kumain na naman siya. So, until next time guys, see you and thank you for watching. Love you guys. Bye. Matulog na po ako.